Hi guys, welcome to my channel. It's me, Elaine, and I'm your cooking nanny. So guys, for today's video ay gagawa tayo ng tinapay. Ito ang cream cheese bread bun. Okay, so come now. So, meron tayo guys dito ginagamit na stainless big bowl. Naglagay ako ng 120 ml na gatas. Okay, fresh milk siya na ginagamit for baking. At next naman guys ay maglalagay tayo ng asukal na 20 grams sugar. Okay, at sunod naman ang itlog na medium size. So, ngayon naman, kailangan natin siyang haluin ng dahan-dahan. Ayan, halo tayo ng halo. Sunod naman guys, ang ating yeast na 6 grams. Yes. Ngayon, hahaluin natin siya para mag-combine yung ating apat-apat na ingredients. Okay? Ngayon guys, after nating mahalo siya, kailangan natin siyang ma-set aside at least 5 to 7 minutes. Konting minuto lang naman guys para mag-bloom yung ating yeast. So after 5 to 7 minutes, isusunod naman natin guys ang ating bread flour or all-purpose flour. 260 grams ang ating flour. So, ayan, nilagay na natin at maglalagay rin tayo ng salt na 5 grams. After natin malagay yung dalawa, kailangan natin siyang isifted using the strainer. Siyempre, may mga buo-buo kasi yan, kaya dapat salain nyo yan. Then, after natin siya maisala, kailangan natin siyang haluin. Okay? At ito na nga guys, at nahalo-halo na natin siya. Then, after natin siyang mahalo, hindi tayo gagamit ngayon guys ng ano, ng bread making machine. Yes, hindi tayo gagamit ngayon yung panghalo na, ano ba yung tawag doon? Yung panghalo na gamit ay machine. So, magmamano-mano tayo ngayon. Yes, mano-mano. Charot lang. So, yun na nga guys, kailangan natin siyang i-mix together para at least yung mga ingredients natin ay mag-combine. Yes, combine. So, ayan na nga. So, after natin ma-combine or ma-mix together, ilalagay na natin yung ating 40 grams na butter. Soft butter dapat, guys, ang ilagay nyo at hindi yung matigas na butter. Yes, kasi hindi nyo siya mahalo. Charot. Yun na nga. Ngayon, take note ha, before nyo haluin using your hand, kailangan kayong maghugas ng kamay. Yes, hindi pwedeng madumi yung kamay nyo. So, you need to wash your hands properly before you mixing the flour or the dough using your hand. Okay? Then, yun na nga, after natin siyang mahalo, kailangan na natin mag-kneading the dough. Yes, mag-knead dough tayo, guys. Ito yung tinatawag na mano-mano. Mano-mano. So, sa part na to guys, alam nyo ba, dito ko inilalabas lahat ng aking sama ng loob. Charot lang. Kailangan mo siyang manid ng 5 to 7 minutes. Kaya nga lay sa braso at kamay. Charot lang. So, ito na nga, natapos na tayo at ilalagay na. Ibabalik na lang natin dun sa ating pinaglagyan yung ating dough. Malinis naman to guys, so don't worry. Ayan. And then, after nyan, maglalagay tayo ng at least 1 tablespoon or 2 teaspoon of oil. Yes, para hindi siya magdikit-dikit talaga. Ito yung sikreto. Charot. So, ayan na nga. Nilagyan na natin siya ng oil na para hindi siya magdikit-dikit. So, after natin siya malagyan ng oil, kailangan natin siya ng i-cover nung cling wrap na plastic at cloth. Okay? Dito natin siya guys papaalsahin. Or mag-double siya para at least malambot or soft yung ano nyo, yung tinapay nyo. Okay?
Ito pa lang guys ang ating fillings, yung cream cheese. At ito naman, yung dalawa naman ay yung ating toppings na sesame seeds at yung almond meal. Yun, pag-combine natin siya. And after one decade talaga, charot lang guys. At kailangan na nga natin siyang ilagay ulit sa mat at hati-hatiin. So, ipa-flatten natin siya guys at dito natin siya i-divide into 8 or to 10 pieces. Depende sa inyo, sa laki. Kaya, nagawa ko is 8 pieces. Ayan, hatiin na natin siya. Divide into 8 pieces. And after nga natin siya ma-divide guys in 8 pieces, at ito na nga guys, ira-round shape na natin siya, or bilog, or bowl shape, yes. Then, after natin siya ma-round shape, papaikot-ikutin natin siya. Gaya ng jowa mo, pinaikot-ikot ka, kaya nasaktan ka, umiyak ka, ayun. So, ganun pa rin nga guys, bowl shape pa rin siya, and, or round shape, bilog, at papaikot-ikutin pa rin siya, gaya ng pagpaikot sa'yo ng jowa mo. Charot lang. Then, after natin siya ma-bowl shape, i-cover ulit natin siya ng cling wrap at dang cloth. And then, i-set aside natin siya ng 20 to 25 minutes. And after 25 minutes, yun na nga, ito na yung ating dough. Nag-doble na siya. So, ayan na nga, flat-flatin na natin siya. At gagamitan natin siya ng ruler bread, yes, para mag-flatten lalo siya ng pantay. Yan nga. Then, after natin yan ma-flatten, dito na yung papasok ating lalagay sa loob. Yun ang bread stuffing. Yung bread stuffing. Yes, may bread stuffing tayo, guys. Kung hindi nyo yun alam, yun po ay palaman. Charot lang. At ito na nga, at maglalagay na tayo ng bread stuffing na cream cheese. So, ito yung cream cheese na sinasabi ko na ilalagay natin sa loob. Siyempre, after natin siya malagyan ng bread stuffing, kailangan natin ulit siyang i-roll. Yes. Kasi ito-twist natin siya para at least may design yung ating tinapay. Okay? At ito na nga guys, nakamix na ako ng toppings natin, yung sesame seeds at yung almond na meal. Yes, yun. Lalagyan natin yung ating tinapay sa ibabaw nito para crispy siya at syempre dagdag flavor na rin siya. At ito na nga guys, natapos na yung ating tinapay. Pero i-cover muna natin siya ulit ng cling wrap at ng cloth. Then, isa-set aside muna natin siya for at least 10 minutes, okay? And after 10 minutes, lagyan mo ng gatas yung ibabaw. Mag-brush ka ng gatas sa ibabaw. At mag-preheat ka na ng oven ng 180 degrees Celsius at bake mo ng 18 minutes.
Wow! At ito na nga guys, yung ating tinapay na ginawa. Ang cream cheese bread pan. Siyempre, habang mainit-init pa, naglagay tayo ng butter sa ibabaw para lalong mabango yung ating tinapay. Yes, para yung ating tinapay ay lalong masarap kahit amoy pa lang. Charot! At dito na nga guys, nagtatapos ang ating video. Thank you for watching guys. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Likes and share, of course, comment na rin guys, okay? And also follow my FB page, Elaine Vlogs 28. Thank you guys. Bye-bye.